Halos 1,000 uri ng gagamba mayroon ang ating planeta. Karamihan dito ay matatagpuan sa mga kagubatan, bukirin, hardin, at pati na sa ating mga tahanan. Heto ang ilan sa mga di pangkaraniwang gagamba sa mundo na marahil ang iba dito ay ngayon mo palang makikita. Bright Blue Tarantula. Ang Bright Blue Tarantula ay isa sa pinakabibihirang uri ng tarantula sa mundo. Ito ay kadalasan makikita sa mga rainforest ng Vietnam, Malaysia, at Thailand. Ngunit dahil sa pagkaubos ng kanilang natural habitat, ay madalang na itong makita. Katulad ng ibang tarantula, kabilang ang Bright Blue Tarantula sa pinaka-agresibo, kung kaya't mas mainam na hindi ito hawakan. Dahil kahit na ang lason nito ay hindi nakakalason sa tao, ang kagat naman nito ay talaga namang napakasakit. Sila ay may sukat na 5 inches na kadalasan ay naghahanap ng pagkain sa gabi at tulog naman sa araw. Longhorned Orb Weaver. Agad na mahahalata ang itsura ng gagambang ito sa pangalan nito dahil sa natatangin nilang dalawang malalaking sungay sa likuran. Kadalasan ay makikita sila sa mga kagubatan ng Southeast Asia at pati na sa mga hardin kung saan ang kanilang pinakamahabang buhay ay tumatagal ng 1 taon. Sila ay kumakain ng mga insekto katulad ng mga gamugamo, langaw, lamok, at mga bubuyog. Ang malalaking uri naman ng mga ganitong gagamba ay kumakain ng mga maliliit na palaka at mga hummingbirds kung halimbawang mahuli nila ang mga ito sa kanilang mga patibong na sapot. Peacock Spider. Ang species na ito ng gagamba na may makulay na itsura at tila ba sumasayaw ay matatagpuan lang sa bansang Australia. Tulad ng ibang gagamba, ang pangunahing pagkain nito ay ang mga maliliit na insekto at maliliit na gagamba. Ang mga peacock spider ay hindi gaanong gumagamit ng kanilang sapot, bagamat mas tinutuon nila ang kanilang araw-araw sa pangangaso ng mga insekto. Katulad ng ibang lahi ng mga gagamba, ang mga peacock spider ay makamandag. Subalit kahit na sila'y makamandag, ay hindi sapat ang kanilang kamandag upang maging panganib sa ating mga tao. Goliath Bird Eating Spider. Ang tinaguriang pinakamalaking tarantula sa mundo. Kung ang pagbabasehan ay ang laki at ang bigat, ang Goliath Bird Eater na matatagpuan sa Hilagang Timog na bahagi sa Amerika. Hindi na kapagtataka kung bakit ang pangalan nito ay Goliath Bird Eater. Ang mga species nito ng tarantula ay kayang kumain ng mga ibon o anumang hayop na mas maliit ng bahagya sa kanila. Kabilang na ang mga palaka, daga, bayawak, at mga ibon. Katulad ng iba pang tarantula, sila ay nagtatampok ng makamandag na mga pangil na sapat na upang mag-iwan ng sugat sa balat ng tao. Bagamat ang mga Goliath Bird Eater ay may kamandag, ang lason naman nito ay hindi nagdudulot ng pagkamatay sa 1 tao. Arrow-shaped Micratina. Napapabilang ang species na ito ng gagamba sa pamilya ng Araneidae na kung tawagin ay Micratina sagittata. Subalit mas kilala sa tawag na arrow-shaped Micratina dahil sa hugis ng katawan nito na parang 1 arrow. Ito ay kadalasan makikita sa gitna at silangang bahagi ng Estados Unidos. Ang mga Micratina ay nanghuhuli ng kanilang makakain gamit ang kanilang madikit na hibla ng sapot
Pagkatapos ay tsaka nila kakagatin ang kanilang mabibiktima na magbibigay ng sapat na lason, dahilan para manghina ang kanilang biktima. May haba ang mga lalaking mikratina na 5 mm at ang babaeng mikratina naman ay mas malaki ng bahagya na may sukat na 9 mm. Ladybird Spider. Ang mga ladybird spider ay isa sa mga endangered species ng gagamba base sa British Red Data Book, kung kaya't sila ay protektado sa ilalim ng Wildlife and Countryside Act. Matatagpuan ang mga ganitong gagamba sa hilaga at gitnang bahagi ng Europa, kung saan noong 1993 ay tinatayang halos 50 ladybird spider na lang ang naiwan sa Britanya. Kaya't hindi na pinahihintulutan ang paghuli dito. Isama pa ang pagkawala din ng kanilang maayos na tirahan. Ayon sa mga nakasalamuha na ang mga ladybird spider, ito raw ay makamandag na kung saan ang kagat raw nito ay nagsanhi sa kanila upang magkaroon ng lagnat at pamamaga sa ilang bahaging ng nakagat. Happy Face Spider. Ang Happy Face Spider ay kadalasan makikita sa ilalim ng mga dahon at sa mga rainforest ng malalaking isla katulad ng Hawaii. Sila ay mas madalas na aktibong nangangaso sa gabi at kumakain ng mga pesteng insekto tulad ng langaw at mga maliliit na tipaklong. Hindi tulad ng ibang gagamba na nag-aantay ng mabibiktima sa sapot, sila ay mas madalas na nangangaso. Sila rin ay di tulad ng ibang species ng gagamba na kung saan ay hindi nagtataglay ng makamandag na lason. Bukod sa ito hindi nakakalason, sila hindi rin agresibo at hindi rin ang tipo ng gagamba na nangangagat. 8-spotted crab spider. Ang 8-spotted crab spider na parabang nagliliwanag sa kulay nito ay matatagpuan sa anumang bahagi ng mundo, maliban sa mga sobrang lamig na klima at mga tuyong disyerto. Ito ay nagtataglay din ng kamandag na katulad sa iba pang gagamba. Ngunit ang kanilang lason ay hindi sapat upang maging panganib sa tao. Subalit, ang kanilang kagat ay maaaring maging masakit. Sila ay kapaki-pakinabang na gagamba dahil kumakain sila ng mga pesteng insekto tulad ng lamok. Scorpion-tailed spider. Matatagpuan ang mga scorpion-tailed spider sa timog at silangang bahagi ng Asia, pati na sa bansang Australia, at may isang species na mula sa Africa. Sila ay gumagawa ng kanilang web upang dito manatili sa araw at pati na sa gabi. Karaniwan din nilang ginagaya ang mga tuyong dahon, mga sanga at mga nahuhulog na bulaklak upang magbalat kayo para sa kanilang mabibiktima. Ang kanilang buntot naman na maihahalin tulad sa scorpion ay isang defense mechanism para takutin ang kanilang mga kalaban. Subalit, sila ay ganap na hindi mapanganib sa tao. Chinese Hourglass Spider. Ang naiibang uri na ito ng gagamba, kung saan bibihira lang makita, ay nagtatampok ng napakalaking pabilog na likod. Ang mga babaeng Chinese Hourglass Spider ay sumusukat ng halos 28 mm ang haba. At ang pabilog na likuran naman nito ay may diameter na 16 mm. Na kung saan ay may nadiskubring 10 species as of 2019. Sa kasalukuyan, ang mga ganitong uri ng gagamba ay artificial na pinapalaki bilang maging alagang hayop ng mga tao
sila ay itinuturing na pinakamakamandag sa hilagang bahagi ng Amerika. Gayunpaman, bibihirang nakamamatay ang kanilang kagat sa mga tao.